Good morning, happy Worship Sunday, happy Mother's Day, and this is a very special Sunday for all of us. Meron po tayong kasama na ibang churches po na makikijoin, no? This is a unity service para sa special day ng mga nanay. So first, we would like to welcome, no, kaway-kaway from Angat, Bulacan, Philippines, ang lahat po ng pastor, leaders, workers, members ng Faith, Hope, and Love, Tapatan Holy Christian Church Incorporated sa Angat, Bulacan, Philippines. We thank you for inviting us into your church, into your home, at sa mga sala nyo, sa mga kwarto nyo, kung saan-saan nyo kami siguro pinapanood. At yung inyo pong pastor ay namimiss kayo. Safe po sila dito at healthy po sila at after po manormalize ang lahat, excited na po sila makabalik sa feeling ninyo. At syempre, we would like to welcome also yung kanilang mother church dito from Simi Valley to Santa Clarita Valley to San Fernando Valley here in Southern California, USA, Faith, Hope, and Love Assembly. Sa lahat po ng pastor, sa lahat po ng leaders and workers and members ng simbahan ito, welcome po and happy Mother's Day sa mga mommies po sa inyo. Ako po ay si Pastor Jeff, isa po ako sa tatlong mga pastor sa Los Angeles First Filipino Congregation, also known as Walk by Faith Church of the Nazarene, sa heart ng downtown Los Angeles dito sa California. Lahat po ng aming mga pastor, leaders, workers, and members, welcome po sa Sunday na to. And excited po ako kasi tatlo po tayong simbahan na sabay-sabay manunood at magpupuri at makikinig sa salita ng Diyos ngayong gabi. So, matanong ko kayo mga taga Bulacan, kayong mga dito sa mga taga Valley hanggang doon papunta sa downtown Los Angeles, eh meron po tayong ginawang mga katanungan at sinagot ng mga Pinoy, no? Katuwaan lang po, how to spot daw ang Filipino mom here in America. So, Pinoy mommy yan, Pinoy nanay daw yan. Una, kapag services, pag hinahati niya sa dalawa, yung malaking all-purpose napkins, Pinoy mommy yan, Pinoy nanay yan, kapag isang soda lang ang binibili. At paulit-ulit na bumabalik sa soda dispenser using one cup for the whole family. Pinoy nanay yan kapag nakajakit sa loob ng bahay at patay ang heater pag winter. Pinoy nanay yan pag pinag-uusapan, ano ang merienda mamaya? Habang di pa tapos mag-lunch. Ay, Pinoy nanay yan pag napakalaki ng TV sa living room at di tinatanggal yung sticker ng Sony Trinitron. Pinoy nanay yan pag may gigantic spoon and fork sa dining area. Pinoy nanay yan kapag naka-SUV kahit ang boss niya ay naka-sedan lang. Pinoy nanay yan pag nagpapadala ng mga ketchup packets galing McDo at kung ano-anong galing 99 cent store sa balikbayan box papuntang Pilipinas. Pinoy nanay yan pag nakasuot ng any patriotic shirt pag may laban si Pacquiao. Pinoy nanay yan pag panay ang singit sa freeway at 85 miles per hour ang minimum niya. Pinoy nanay yan pag may bagong labas ng gadget, una siya meron sa opisina nila. At Pinoy nanay yan pag may potluck sa office, siya lang ang nagte-take home. Pinoy nanay yan pag may nagtapon ng gamit sa neighbor niya, nakikipag-unahan niya at kumuha kahit di niya naman kailan. Tapos ibabalik niya rin din daw sa bangketa. Pinoy nanay yan pag di siya gumagamit ng dryer at sinasampay sa terrace mga damit niya. Pinoy nanay yan pag madalang magpagupit kasi mahal ang beauty parlors Amerika. Hihintay na lang daw niya makauwi sa Pilipinas at doon, every week kong magpagupit. At Pinoy nanay yan, yung kanyang bumper, merong sticker,
pag nagtatap ang anak sa eskwela, nakalagay, "My child is an honor student." Kung ang nanay mo ay Pinay, sabi mo sa kanya, "Happy Mother's Day to you, Mommy, Nanay, Mama, Inang, Mudra." Sabi mo sa kanya, yakapin mo siya, halikan mo siya, "You are a super mom. We love you. Happy Mother's Day to my mom since birth. Happy Mother's Day sa aking biyanan, to my best friend. Happy Mother's Day, Mommy. Happy Mother's Day, Nay. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day sa kapatid ko at sa aking asawa. Happy Mother's Day at sa lahat ng mga ina sa Faith, Hope, and Love Christian Church sa Bulacan, dito, Faith, Hope, and Love Assembly dito sa US, at sa LA First Church of the Nazarene, Walk by Faith Church of the Nazarene. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mami." Alam niyo po, meron akong tanong sa Mother's Day na to. Who do you love more? Kung tatanungin daw yung mga Pinoy, who do you love more? Si tatay o si nanay? Si mommy or si daddy? Mahirap sagutin tong tanong na to. Kasi po, sigurado, kahit sinong isagot mo dyan, may isang magtatampo. Pero alam niyo, napansin ko lang po, tuwing meron pong ininilibing, napansin ko, parang laging mas malakas yung iyak sa mga nanay kaysa sa tatay. Tsaka napansin ko rin, parang mas maraming regalo or greeting cards or celebration kapag Mother's Day kumpara sa Father's Day. Alam niyo, tayo mga Pinoy, mapagmahal sa ina. Kaya nga, mataas yung respeto at pagmamahal natin kay Mama Mary, right? Yung mommy ni Jesus. So, ganun din tayo, no? Sobra-sobra talaga yung ating pagtingin sa mga nanay natin. Kaya naman, sa umaga na to, kahit po nanay man yan o tatay man yan, since Mother's Day, pag-uusapan po natin, Biblical Parenting 101. Paano po maging isang magulang, isang parent na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Game ka na ba? Tanungin mo katabi mo. Uy, game ka na ba? Tayo po ay matuto, mag-aral, at kumbaga magalak sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang mga Biblia natin sa Ephesians 6:4. "Fathers, do not provoke your children to anger, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord." Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for this beautiful Sunday. Thank you po sa mga nanay namin. Thank you for your mercy. Thank you for your love. We pray, Lord, that you anoint my lips and you anoint the ears of all the hearers of this word. And Lord, we pray for the pandemic to stop, Lord God. We pray sa lahat na may sakit, Panginoon, na pagalingin nyo. At we pray that lahat ng nanay mag-enjoy sa araw na to, for this is their day. Bless them. In Jesus' name, amen and amen. Alam nyo, meron po tayong anim na goal na matutunan for this Mother's Day. Una, parents daw need to be more than a biological factor. You need to be a critical component in the raising of your children. Number two, Ephesians 5:21. It comes before Ephesians 6:4. Mamaya, alamin natin yan. Tungkol yan sa mga mag-asawa. Number three, the most important thing you can do for your child is to follow Christ with all your heart. The second most important thing is for you to follow the instructions found in Ephesians 5:21 to 23. Number four, exasperation is not a solution nor a tool. It is a symptom that reveals parental child raising flaws. Number five, training involves both teaching and disciplining. May dalawang sub-points ang dapat tayo maintindihan. Setting an example in every area at discipline daw with love. At number six, we need to learn that the best instruction manual is the Word of God. Game ka na ba? Let's start with number one. Parents, ako, we need to be more than a biological factor. No?
you need to be a critical component in the raising of your child. Anong ibig sabihin? I need to be more than a biological factor. Ibig pong sabihin, hindi lang po basta iluluwal natin ang mga bata sa mundo na to. May kasabihan po tayo mga Pinoy, madaling maging nanay, pero mahirap magpakananay. May kasunod po yan, lalo na pag single mom ka. Di ba po? Ay nako, mahirap. Kasi you need to be a critical component, no? In the raising of your children, you need to be there. Ano po ibig sabihin? Ako po dati ay nagtatrabaho dito sa California bilang isang youth counselor sa isang boys home. Napansin ko po doon na ang demographics ay sa 10 bata na 17 and below na mga lalaki. Ito po yung mga bata na in trouble sa batas. So nagkaroon sila ng kaso from petty crimes hanggang sa malalaking crimes. So doon po sila nilalagay at ang trabaho ko po ay gabayan sila, i-counsel sila, turuan sila mamuhay ng tama. Alam nyo, napansin ko, sa demographics nila, sa 10 bata o sa 1 bata, sa 100 bata, meron pong maaaring 50 na Hispanic, 40 probably na African-American, at mga 10 white, Caucasian, and Asians. So napansin ko po din sa grupo ng mga African-Americans, sila po yung pinaka-aggressive. Sila po yung mas physical. Tsaka po kumpara sa mga iba pong lahi, mas malalaking katawan nila, mas matatangkad sila, mas developed yung mga muscles nila, at saka madali po sila talagang mag-init ng ulo. At kung medyo magkamali-mali ka ng pwesto, pwede ka nilang ma-atake. Kasi nga, mga bata ito. Pero napansin ko, nagbabago ang behavior nila pag dumadating yung mga dalaw nila. Pag nandyan na ang tinatawag nilang Big Mama, naririnig ko ang tawag nilang Big Mama. So, na-curious naman ako. Pinanood ko yung movie na Big Mama. At napansin ko na yung mga young kids na to, mataas yung respeto at pagmamahal nila sa nanay nila or sa lola nila. Ngayon, meron ako mga nakausap. Pati nanong ko mismo, bakit, no? Ganon yung napapansin ko. At sabi sa akin ng isang kausap ko na African-American din, na babae na meron siyang anak doon, sabi niya, doon daw sa sektor nila, madami daw kasi na mga tatay ng mga batang ito ay iniwan sila habang di pa sila pinapanganak or maliit pa lang silang bata. Or nakakulong kasi or patay na yung kanilang tatay. So ibig sabihin, madaming absentee fathers. Lumaki sila na walang tatay. So lahat ng respeto at pagmamahal ay naibigay nila sa kanilang mga ina. So kahit anong astig ng bata na to, kapag nagalit yung Big Mama, ay sigurado titiklop ito. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang biological factor ang importante. Maaring contributor yung tatay, pero hanggang biological factor lang. Pero sinasabi ng Biblia, you need to be more than a biological factor. No? Kagaya po, naintindihan ko po sa mga Big Mamas sa African-American group, critical component in the raising of their children, yung mga nanay na babae, kaya ganun po yung pagmamahal ng mga batang ito sa kanilang Big Mama. Kaya po pag nagsalita to, sigurado, tiklop sila at sumusunod sila. Number 2, Ephesians 5:21 comes before Ephesians 6:4. Alam naman natin, ang main text natin, Ephesians 6:4. Ang sabi sa Ephesians 6:4, sinulat ito ni Pablo para sa mga parents. Pero sa Ephesians 5:21, sa naunang chapter, sumulat muna siya doon sa mga lovers, doon sa mga mag-asawa, doon sa mga husband and wives. Ano pong ibig sabihin? Ito po ay katotohanan na nagpapahayag na bago po tayo maging effective na magulang, eh dapat effective na husband and wife muna tayo. Kasi po, tandaan nyo, kung nandyan man, katabi mo yung
lover, yung husband, yung wife, no? Pakikindata naman, sabi mo sa kanya, we were lovers before, no? Bago tayo maging parents. Kasi yun po yung totoo eh. You were lovers before you became parents. Ang pagiging parent po ay byproduct ng pagiging lovers ninyo. So, importante po, sabi sa salita ng Diyos, kayong mag-asawa, pagtibayin nyo yung inyong relasyon bilang mag-asawa para maging effective kayong parent. Kasi tinitingnan nila kayo kung paano mo nirerespeto yung asawa mo. Ganun din nila irerespeto or i-disrespect yung partner mo ng mga anak nyo. So, maging role model po tayo sa kanila. Pang-apat, base rin po, pangatlo, base rin po doon sa pinag-usapan natin sa pangalawa. The most important thing, karugtong to, nung about parenting, the most important thing you can do for your child is to follow Christ with all your heart. Okay. Paano naman po kung wala naman po akong asawa? Ako po ay single parent. Ay kaya nga sinasabi dito ng salita ng Diyos that the most important thing, whether you're married or you're a single parent, you can do for your child is for them to see you following Christ with all your heart. It's all about role modeling. Ang mga bata po, meron po silang hypocrite antenna. Alam po nila pagka joke po lang sila. Alam nila pag nagiging hipokrito ka lang. Alam nila pag mabait ka lang pag may kaharap na tao. Hindi niyo po maluloko yung bata. Hardwired po sila na hypocrite antenna. Alam mo yun, naging bata ka rin noon. Di ba? Balik tayo doon sa mga mag-asawa. The second most important thing is for you to follow the instructions. Instructions found in Ephesians 5:21-23. Eh, para kanino ba yun? Para nga sa husbands and wives. Sabi sa 21, submitting to one another out of reverence for Christ. Tingnan niyo po mabuti ha. So verse 21, submitting to one another. Mutual respect po sa inyong dalawang mag-asawa. Ibig po sabihin, pantay po kayo sa paningin ng Diyos. Parehas kayong mahal. Wala pong paborito, wala pong special. Sabi sa 22, wives, submit to your husbands as to the Lord. Maririnig mo naman itong mga kalalakihan. Nakasulat sa Bible, sweetheart. Ikaw daw ang gagawa ng lahat ng trabaho sa bahay. Kasi you need to submit sa akin. Nakalagay sa Bible, sweetheart. Ha? Lahat ng desisyon ko susundin mo. Kasi sabi doon, mag-submit ka sa husband. Alam nyo, minsan mali po yung intindi natin. Doon sa salita ng Diyos. Dahil binabasa natin ito base sa pananaw natin at kung gusto, kung saan, kung paano natin siya gusto intindihin. Hindi kung paano siya gusto ipahatid ng Diyos yung mensahe papunta sa atin. Tingnan nyo, bago ka mag-focus, dear husband, sa verse 22, balikan mo yung verse 21. Sinulat ni Paul, submitting to one another. Ang calling mo, sabi sa 23, because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. Parehas po kayong leader. Parehas po kayong mahal ng Diyos. Parehas po kayong importante. Yun lang, tinawag ka husband to love, protect, and lead your family. So kung nakasakay kayo sa kabayo, ikaw lang po yung nasa unahan. Ikaw po yung mag-lead. At malaking responsibilidad po yung leadership na binigay sa iyo. Hindi po siya basta privilege na ikaw iinom lang ng kape habang naglalabay yung wife mo. You need to understand, submitting to one another. Ibig po sabihin, parehas po kayo maglalaba. Yeah, parehas kayo maghugas ng pinggan. Parehas kayo mamalansya. Parehas kayo magtutulungan sa bahay. Parehas kayo magdidesisyon. Hindi lang ikaw, or hindi rin biblical na si Mrs. lang ang nagdidesisyon palagi dahil undressed desire tayo. Hindi biblical yun. Hindi rin biblical na si Mr. lang ang nagdidesisyon sa lahat ng bagay dahil siya ay yung macho at head of the family. No.
mutual, submitting to one another, co-leadership, co-parenting. Kayong dalawa ang mag-decide, magkakasundo kayong dalawa. Tinawag po tayo mga lalaki to sacrifice for our family. Ibig sabihin po ng leadership, hindi po advantage for us not to work. Hindi po advantage for us not to contribute sa gawaing bagay, bahay, or sa lahat ng bagay. Tinawag po tayong leadership to sacrifice, kagaya po ng ginawa ni Jesus, He Himself being the Savior of the body. Siya po naging servant, siya po nag-sacrifice, siya po binigay niya yung buhay niya sa wife niya, sa church, sa atin. Ganun po yung panawagan ng Panginoon sa atin. To lead with a servant heart. Kaya po hindi po tama na gagamitin natin to laban sa ating asawang babae. Submitting to one another. At pag nakita po yan, no, ng mga anak natin, na meron tayong mutual respect sa isa't isa, mas madali po silang susunod sa mga patakaran kasi nagkasundo kayo. Hindi po yung iba-iba yung sinabi ng nanay mo, kasi mga anak natin lalapit yan kung kanino sila makakakuha ng pabor. So, dapat parehas kayo ng desisyon sa lahat ng bagay. Pag sinabing ni nanay na no, dapat nag-agree si tatay, no. Hindi dahil sinabi ni nanay na no, kundi before nag-no si nanay, nag-agree muna si nanay at si tatay na the answer is no. Kaya walang butas, walang sisihan, walang paboran. Lagi po kayong mag-decide together. Intindihin po natin, number four, base po dun sa main text natin, exasperation is not a solution nor a tool. It is a symptom that reveals parental-child raising flaws. Ano pong ibig sabihin? Malalim po ata yung word na exasperation. Medyo tumugo yung ilong ko dun. Simple lang po, annoyance lang pala ibig sabihin nito, irritation, provocation. Kaya nga po sinasabi, fathers, parents, mothers, do not provoke your children into anger. Alam niyo po, meron po akong anak, tatlo. Isang grade school, isang high school, isang college. Iba't iba ibang age group, iba't iba pong needs. Yung isa, pwede ang need niya, kasama ko siya, na naglalaro, nagbabike, nag-tea party. Yung isa, ang need niya, sasamahan mo sa sports. Yung isa, ang need niya, ipagdadrive mo sa kaibigan. Iba-iba po sila ng need. Pero lahat po sila, pwede ko silang ma-annoy. Pwede ko po silang ma-irritate. Pwede ko po silang ma-provoke in anger. E paano? Minsan, mga magulang, mga parent, aminin natin, nung tayo mga bata, naiinis din tayo sa mga magulang natin. Na-annoy tayo, na-irritate tayo, na-provoke din tayo. Kasi bawas-bawasan din natin yung sobra nating daldal, mahabang sermon, ayan. Kaya madaming, lalo na ngayon, quarantine, magkakasama tayo sa bahay. Gamitin natin itong pagkakataon na to para ipakita yung pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng patience and perseverance. No, iwas-iwasan natin yung sobrang, kumbaga, hihiyain natin sila sa harapan ng kaibigan nila. Merong physical abuse, verbal abuse, merong emotional abuse, merong ba-blackmailin natin sila emotionally. No? These are annoying to them. These are irritating to them. Pinuprovoke sila into anger. So please, stop natin to. Sabi siguro mga kabataan na nanonood, yes, yes, preach it. Para maintindihan ng nanay ko na namamaganteng ako sa kanya tuwing umaga pag sinisigawan niya ako, hoy, gising. Hindi po masama na i-discipline natin ang mga anak natin. Pero let's stop exasperating them, provoking them into anger. Na maaari magtanim ng galit sila sa atin. Number five, training involves both teaching and disciplining. Meron po dalawang sub-points yan. Setting an example in every area and we need to discipline with love. Setting an example in every area. Ang ganda ng paliwanag no, sa Titus 2:6 hanggang 8. Sabi dito, encourage younger men
likewise to be self-controlled. Showing yourself to be an example of good works in every way, in your teaching, show integrity, dignity, and a sound message that cannot be criticized, na hindi pwedeng pulaan ni naman, so that any opponent will be at a loss because he has nothing evil to say about us. In other words, ikaw mismo, para hindi ka pulaan, maging magandang example ka sa anak mo. Ikaw mismo, anak, mga anak, pag lumaki ka na magandang example sa iba, kahit sinong taong galit sa'yo, walang pwedeng sabihin sa'yo kasi ikaw mismo nabubuhay ka ng walang masamang tinapay sa'yo. No? Meron kang busilak na puso. Letter B, mga magulang, you need to discipline with love. No? Kapag po tayo, eh, sabi po nila, spare a rod, spoil a child. Kapag po tayo sa mga anak natin, mga bata, kailangan natin silang disiplinahin. Una-una, we need to understand, discipline is far different from punishment. Pangalawa, when we discipline, hindi po ibig sabihin, papatayin natin yung anak natin or sasaktan sila ng tipong mababantay bata ka or makukulong ka. Hindi po nakalagay sa Bible na saktan mo yung anak mo. Ang sinasabi sa Biblia, discipline them in a way na mag-i-inflict ng small amount of pain. Minsan nga, hindi na necessary yung pain. Eh. Minsan nakakuha na agad sa salita lang. Dahil naiintindihan out of reverence, out of respect, na hindi na nila dapat ulitin yung pagkakamali. At pinaka-importante, no? Huwag po tayong magdidisiplina ng anak nang galit tayo. Kasi baka pag galit tayo, kung anong mahahawakan natin, ibabato natin. Eh. Kung anong mahahawakan natin, iahampas natin. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. You need to discipline with love. Paano? May pagkakamali yung anak ko. Okay? Tawagin mo. Tanungin mo, anong ginawa mong pagkakamali? Pangalawang tanong, bakit mo siya ginawa? Number two, make sure ang goal mo, they understand bakit kayo nag-uusap. Hindi yung iyakan ng iyakan, hampas ka ng hampas, bugbog ka ng bugbog. Wala naman palang. Hindi mo nga alam kung ano yung ginawa eh. Hindi alam yung bata kung ano yung ginawa niya mali. So wala kang nabuo na goal para ma-discipline mo yung anak mo. Number three, spank them. Yes. Hindi po ito yung tipong mag-uube, ha? Hindi po ito yung parang sumali sa fraternity, yung bata. Spank them in a way, inflicting pain na hindi po talaga painful in a sense. Alam niyo po yung minsan yung bata, papaluin kita, hindi naman talaga pinapalo, pero yung idea na pwede ako masaktan dahil meron ako nagawang mali at dapat ko itong ituhin. At nag-create ng takot. No? Sabi, spare a rod, spoil a child. Pero not necessarily inflicting pain. Naalala ko po, since bata ako nag-asawa, I was only 23. My wife was only 21 when we got married. And na-realize ko, maring ready ako maging husband, pero hindi pala ako ready maging father. So yung pagpapalaki ko doon sa anak ko, eh kung paano ko pinalaki, paano ko nakita yung parenting sa ibang tao, ay mali pala. Buti na lang nakilala ko ang Diyos na husto at nuruan niya ako paano maging parent. Eh minsan nabibiroan kami dito, meron akong dalawang anak na adults na. At meron ako isang anak na bunso na 9-year-old lang. At lagi nilang sinasabi, nako, eh, paborito mo yung bunso dahil iba yung pagpapalaki mo sa kanya kumpara sa amin. Kami, lakat ng pain na tikman namin, yan, parang hindi naman napapalo yan. Pero sa totoo lang, hindi naman sa paborito mo yung bunso. Naging matured ka lang in your parenting style. Mas naintindihan mo
that you need to use the sandwich technique. You need to discipline with love. After spanking, no, you need to hold them. Hindi ko ginagawa yan nun eh. Pero ngayon, after spanking, I need to hold my kid, no, and tell her why again ko ginagawa ito. And then, I need to make sure that she understands again ano yung mali niya. Kumbaga, teaching moment para sa amin dalawa. Masakit din siyempre na paluin mo yung anak mo. Ayaw masaktan eh. Pero, kailangan mo magdisiplina. Dahil, kapag hindi mo dinisiplina ang bata, magiging kahiyan siya sa'yo. Paglaki niya. Number 6. Eto. Alam niyo po, the best instruction manual is the Word of God. Sabi sa Psalm 119:11, in my heart, I store up your words so I might not sin against you. As I end, pasi sa number 6, the best instruction manual is the Word of God. Shishare ko po sa inyo yung 7 words of wisdom na galing sa Word of God. Una, kanina pa natin pinag-usapan, don't foil them by spoiling them. Kung gusto niyo po ikarangal ang anak niyo, don't spare around. Huwag niyo po silang i-spoil. Kasi po, magiging kahiyan po sila sa sarili nila at magiging kahiyan niyo sila in the future. Sabi sa Proverbs 22:6, train a child in the way that he should go, and when he is old, he will not turn from it. Number 2, the spiritual trumps the physical. Alam ko bilang isang magulang, gusto natin ibigay lahat ng pangailangan ng mga anak natin, lalo ni mga physical needs sila. Wala food, shelter, clothing, magandang eskwelahan, magandang kinabukasan, magasarap na pagkain, magandang gadget. Lahat po yan. I agree. Sige. Mahal natin yung anak natin eh. Pero kung importante po yan, tandaan niya po, importante o mas importante po yung spiritual needs nila. Importante na maintindihan natin na we are a spiritual being in a physical body, not a physical body with a spiritual being. Importante po na bigyan natin pagpapalaga ang kanilang spiritual growth. Number 3, discipline them or destroy them. Katulad din po na sinabi natin kanina. Sabi po sa Proverbs 13:24, the one who spares his rod actually hates his child, but the one who loves his child is diligent in disciplining him. Sa 19:18, discipline your child, for there is hope, but do not set your heart on causing his death. Proverbs 22:15, folly is bound up in the heart of a child, normal na may foolishness sa kanyang puso, kalokohan, but the rod of discipline will drive it far from him. Sa 23:13, do not withhold discipline from a child. Even if you strike him with the rod, he will not die. Yun ang mamatayan eh. Pero pwede mamatayan kung bubugbugin mo na sobra-sobra. Talaga namang ubi-ubi at para sumaalis sa fraternity. Huwag namang ganun. Okay? Baga eh, huwag kang matakot na magdisiplina. Hindi mamamatayan. Sa 23:14, ano yung kasunod? If you strike him with the rod, he will deliver him from them. Kabaliktaran. Kung ipapaluin mo pa nga, no, maiiwasan niya na makulong, maospital, o papunta ng sementeryo dahil sa masamang barkada o natuto ng parenting sa iba. And sa 15, a rod and reproof impart wisdom. Ang pagpapalo, ang spanking, ang pagdidisiplina, it imparts wisdom sa bata. Yung tama, hindi yung mali, ah, na pagpapalo. But the child who is unrestrained brings shame to his mother. Kapag ka, spoiled ng anak mo, magiging kahiyan siya sa'yo in the future. Number 4, love is spelled time. Sabi po sa Biblia, love is spelled time. Ano pong ibig sabihin? Alam niyo, nagpapasalamat ako. Siyempre, nalulungkot muna ako dahil sa madaming namatay sa pandemic na to. Madami nagkakasakit hanggang ngayon. Madami nagugutom, madaming
nagkakaroon ng anxiety, malungkot, may uncertainty sa mundo. Pero sa kabilang perspective, somehow, nagpapasalamat ako sa dinala nito. Hindi ako nagpapasalamat sa pandemic, don't get me wrong. Pero nagpapasalamat ako sa dinala nitong oportunidad para sa akin at sa pamilya ko na mag-spend ng time together. At na-enjoy namin yung mga tawa na namin, yung dinner namin. Enjoy namin na yung wife ko, we walk every 5 o'clock in the afternoon for 2 miles at kwentuhan lang kami ng mga nakaraan, masasayang panabagay sa future, anong gagawin namin, anong plano namin sa ministry. Na-enjoy ko yung kaming dalawa ng bunso ko, mag-choosing kami ng apples, ng orange, tatago namin sa red, hindi namin papakita dun sa isa namin, sa naming anak, dahil binibiro namin, dahil iniinom niya lahat. Simple mga bagay. Na-enjoy ko na yung isa kong anak, tinatanggal ko yung gamit ko sa kotse ko, tapos dahil ibibigay ko yung kotse ko sa kanya, siya rin, ililinis yung kotse na ibibigay niya sa akin. Nagpapalitan kami kasi, kumbaga, we find joy sa mga bagay na yun. Nag-aasaran kami na kung sino mas magulo ang kotse, kung sino mas malinis. I mean, never, lahat ito na-experience namin during the busy times. Na araw-araw, nagtatawanan kami, nag-aasaran kami, minsan nagkakainisan. Pero, sabi yun, kahit anong yaman sa mundo, kung wala ka namang panahon sa mga taong mahal mo, baliwala po ang kayamanan at fame sa mundo. Number 5, church is not an optional thing. Okay po, hindi po optional lang ang church. Masaya po ako na lumaki sa simbahan yung mga anak ko. Meron po akong dalawang anak na talagang natutuwa ako dahil makikita mo na they're for Jesus, they love the Lord. Yung focus ng buhay nila nakapunta dun sa direksyon kung saan sila pinapapunta ng Diyos. Meron po akong anak na he loves the Lord but hindi siya showy. Kumbaga nangangamba ako na baka he doesn't really truly love the Lord. Or baka, is he really a Christian or what? Pero nagkamali ako. Kasi among sa mga anak ko, ito lang po ang anak ko na tuwing mahihirapan, lalapit sa akin. At sasabihin niya, Dad, nahihirapan ako sa sports ko. Please pray for me. Kailangan ng physical strength. Dad, nahihirapan ako sa exam ko. Please pray for me. Dad, nahihirapan ako na natitempa ko manood ng isang bagay na hindi ko dapat panoorin. Please pray for me. Dad, nahihirapan ako. May gusto na akong sapakin sa high school, sa school namin. And naalala ko yung sinasabi mo na pwede ako makulong. Naalala ko yung sinasabi mo na pwede masira ang buhay ko. Kaya please pray for me. Nabigyan ako ng patience ng Lord. Siya lang ang natatangi anak ko na panay ang lapit sa akin at humingi ng prayer. Alam niyo, papasalamat ako doon sa mga naging Sunday school teachers niya. Kasi akala ko, among the three, siya yung parang not into church thing. Kasi nga, ano yan, lumaki na ako dito, hindi ko naman to choice, I'm a pastor's kid, alam niyo, mataas yung pressure sa amin, kailangan mabait kami, alam niyo. Pero, siya lang ang hindi showy, siya lang ang parang hindi mo makikita, pero siya lang din ang kapag may kailangan sa Diyos. Lagi niyang unang hinahanap ang Diyos. Kaya po, naniniwala po ko, lahat ito tinanim ng simbahan sa puso niya. Dahil nag-invest kami na tanim sa simbahan nung siya'y bata pa. Ngayon, adults na sila, ang kapatid niya, isa na lang yung minor naming anak. They have also the option to go to church or not kasi adult na sila eh. Pwede mo silang palalanan, pwede mo silang persahin. Unlike nung minor sila, wala silang magagawa. Wala naman sila ibang sasakyan na kotse, kundi kotse mo. Pero ngayon, may sarili na silang sakyan, may sarili na silang buhay, may sarili silang schedule. At least, panatagpo ako na kahit hindi sila, magkaroon sila ng mga maling desisyon sa buhay. Alam ko, ang Diyos ko,
i-redirect ang puso nila na parang GPS, babalik at babalik at babalik pa rin sila sa Panginoon. Hebrews 10:25, not abandoning our own meetings, as some are in the habit of doing, but encouraging each other, and even more so because you see the day drawing near. Kaya nga po, excited tayo pag Sunday. At excited kami ngayon dahil tatlong churches tayo nagsaservice ngayon, sabay-sabaho ho, dito no, sa Mother's Day special natin. Number 6, be devoted to the dinner table. Hindi po kami sanay-sanay, sabay-sabay na mag-breakfast, hindi kami sabay-sabay mag-lunch. Kasi dito sa Amerika, ang tao may kultura na kakain lang kung kailan gutom. Unlike sa atin, automatic, umaga, kakain lahat. Tanghali, kakain lahat. O, tawagin mo siya naman. Tawagin mo siya. Yun ang kultura natin dito. Hindi. Kakain lang ang tao dito kapag gutom sila. Pero, pag dinner, sabay-sabay kumakain. Alam niyo po, pinaka-enjoy ko sa lahat, dinner. Kasi, doon kami nagkukwentuhan, doon kami nag-aasaran, doon kami minsan nagkakapikunan, at doon din kami nagtatawanan. Kaya, lahat po tayo dapat. Let's be devoted to the dinner table para po ma-assess natin anong puso meron ng mga anak natin para may panalangin natin sila sa Diyos. Number 7, we need to model Christ. Naku, kanina pa natin ito pa ulit ulit sinasabi. Model Christ alone. Lift Him up alone. Jesus alone. Only Jesus. No mixed messages. It's all about Jesus. Model Christ. Proverbs 14:26, in the fear of the Lord has one strong confidence and it will bring refuge for His children. Sabi sa Hebrews 12:2, keeping our eyes fixed on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. At sa favorite Matthew 6:33 ko, pursue His kingdom and righteousness and all these things will be given to you as well. Model Christ. God first. Sabi nga ni Orme, God first, model Christ. Alam mo, biblical pala yung kinasabi ni Orme, God first. Mga anak, ay mga magulang, as I end, tandaan niyo po, Proverbs 22:6, train a child in the way that he should go, and when he is old, he will not turn from it. Na-experience ko po yan, nakita ko po yan, personal. Wala pong sablay. Ibaban niyo po sila sa salita ng Diyos. Ibaban niyo po sila sa presensya ng Diyos. May habilin din ako para sa mga anak. Ephesians 6:1, children, obey your parents. Alam niyo, sabi dito, honor your father and mother, which is the first commandment, accompanied. Ito lang yung meron, no? Na merong promise that it may go well with you and that you will live a long time on the earth. Mga anak na nagmamahal sa kanilang magulang, meron po akong panawagan sa inyo. Mahalin nyo, irespeto nyo, pagpalain nyo, mag-provide kayo, no? I-honor nyo ang nanay at tatay nyo. Kay lovable man sila, o hindi. Kasi, commandment kayo ng Diyos at meron siyang promise na i-bless kayo ng Diyos at mahaba ang buhay niyo sa mundong ito. Huwag niyo pong kalilimutan yan, mga anak. Honor your father and mother. Hey, pastor, napakahirap naman nun na gawin. Bilang isang magulang, bilang isang anak. Tandaan niyo, we can only do things, no? Through Christ who strengthens us. Siya pa rin na magtuturo. Siya pa rin na magbibigay ng lakas para sa atin. Maraming maraming salamat po. Happy Mother's Day po, Lee. At i-treat niyo yung mga magulang niyo, yung mga nanay niyo. Masahin niyo sila, pagluto niyo sila, pagtimpla niyo ng kape. At i-kiss at i-hug niyo sila. Sabihin niyo sa kanila, Happy Mother's Day. I love you, Mommy. I love you, Nanay. I love you, Inang. I love you, Mudra. I love you, Mama. I love you, Mommy.
So sa lahat po ng mga kaibigan namin, mga kapatid namin dyan sa Faith, Hope, and Love Christian Church, dyan sa Angat, Bulacan, Philippines, maraming salamat po for having me as your special guest preacher for this Sunday. Thank you very much. I hope to see you soon. Pag-uwi at kita-kita po tayo. Conduct po tayo ng gathering at special trainings for the leaders, for the pastors, and the workers of the church. Thank you for having us. Thank you din sa Faith, Hope, and Love Assembly dito sa Southern California, sa US. From Simi Valley to Santa Clarita to San Fernando Valley, thank you for watching us, for being with us and celebrating with us dito sa Mother's Day. At sa lahat po ng mga members and workers and leaders and pastors namin sa LA First Church of the Nazarene, maraming salamat po. Happy Sunday sa tatlong churches na to. Hayaan niyo po na i-bless ko kayo sa umaga na to. Let us all bow our heads, close our eyes, and raise our hands into heaven. At tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for your beautiful word. Thank you for teaching us to be a parent, a biblical parent. Thank you so much, Lord God, for teaching us also to love and obey our parents. We pray, Lord God, for our mothers. This is their special day. Bless all of them. Reveal yourself to them more, Lord God. And most importantly, Lord, bless your people. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Happy Mother's Day. We'll see you on Wednesday, 7 p.m. Los Angeles, Pacific Time, syempre. And we will continue with our episode 3. No? Jonah, no? Running with God. God bless you. Happy Sunday.